Ano po? Balik kami sa guardhouse. Hindi kita nakikita kasi. Pati nga isa lichon, wala pa rin eh. Andito na rin sila, hindi ko naman makita. O sir, andito po ako sa entrance sa guardhouse. Mainit na yung ulo ni sir. Wala naman ako magagawa, dito tayo tinuro ng ways eh. Sir, asan ba? Yan lang? Opo. Magkano? 516 po. Ah? Si ano pala to? Pasensya ka na ha? Po. Napapanood ko yung vlog mo, lagi ako nanonood. Ay. Yun! Akala mo pogi eh, no? Alright, so mga wannabes, welcome back! Pasensya na kayo, hindi tayo masyado nakakapag-upload. Sobrang busy po natin sa mga bagay-bagay. Kagaya na lamang ng mga nagdaang event na pinuntahan natin. So nag-boss Ironman tayo. Tapos, then right after that, pinadala naman tayo ng course sa Philippines and Jobber Motocom sa Rojas City and Iloilo. So naging sobrang busy talaga tayo mga kawanabis. Grabe no? Hirap pala ng buhay artista mga kawanabis. So nakakapagod din. Akala ko dati pag vlogger ka, sarap ng buhay. Hindi pala ganun yun. Pero this is a good problem syempre mga kawanabis. Kaya mas lalo pa natin gagalingan para mas marami pang brand ang lumapit sa atin. Anyway, may booking na tayo, 5 minutes away. So from Makati, dadalhin natin siya sa napakalayong syudad ng Maynila. So pick-upin na muna natin. Let's go! Lala mo po, pababa na po. Apo, thank you. Sige po, anong unit po kayo ma'am? 420 po. 420. Sir, pick up lang po. Pababa na daw yung customer unit 420. Thank you. Thank you po. Alright. So mga kawanabis, andito lang tayo. Sa tabi mo na lang po. Ah, sige po. Ano ba to sir? Cupcakes, brownies, baka parang ano. Ah, sige po. Doon na lang po ba yung bayad? Ah, doon po. Sige po. Thank you, sir. Alright, so item pick-up mga kawanabis, ang travel time natin is 50 minutes with 30 kilometers. Hindi ko alam bakit ang taas ng fare ngayon. Ang bayad sa atin dito is 516 pesos. Taas nga, 30 minutes lang biyahe natin. No? Ayun o. No? 516 pesos, grabe ba? So, Makati going to Novaliches, Quezon City. Ito, mga cakes. Actually, kasi naman to sa motor, mga kawanabis. May mga customer lang talaga na sobrang ingat sa mga pinapadala nila. Siguro baka masira yung presentation. Pansin ko lang, no, mga kawanabis. Hindi naman siguro lahat ng customer nila, alam mo, ay nagbabase kung sino mataas o mababa ang fare. Sa palagay ko, nagbabase sila kung sino yung pinakamagandang servisyo. Kasi nakita nyo naman to mga kawanabis. Pwede itong ilagay sa motorsiklo. Pero mas pinili ng customer natin na mag-book ng sedan para well secured. Doesn't matter kung magkano pa yung fare na nakalagay dito, 516 pesos. Malaki yan mga kawanabis. No, speaking of servisyo, napakaraming issue ngayon regarding Lalamove. Okay, so mababa yung fare. Hindi na kumikita yung mga Lalamove drivers, partners, riders. Ako syempre mga kawanabis, as a part of community, pabor ko doon na tumaas yung fare. Sino ba naman ang ayaw kumita ng higit pa. So let's all pray mga kawanabis na sana matuunan to ng pansin ni Lalamove, mabigyan ng kaukulang aksyon. Pero might as well mga kawanabis, lalo sa mga kapwa ko na bumabiyahe kay Lalamove, iwasan na lang natin yung magsalita ng hindi maganda, no? Or magbigay ng isang komento na malayo na dun sa konteksto. Kasi at the end of the day, hindi naman siya nakakatulong, no? Mas lalo lang lumalala yung sitwasyon. Alam na naman natin yan mga kawanabis na minsan din, lalo sa mga kapwa ko na nagmamaneho kay Lalamove, malaki din naging naitulong sa atin ni Lalamove, no? So hindi sa akin nakampihan ko tong kumpanya na to. Naiintindihan ko naman kayo mga kawanabis, pare-pares tayong bumabiyahe. Pinagkaiba lang natin, ako nagpa-part-time, yung iba dyan full-time, na talaga namang inaasa kay Lalamove yung finances nila sa pang-araw-araw. Gastusin. Pero isipin din natin na minsan nakatulong din naman sa atin si Lalamove. No, ang nakikita ko lang dito, since nung dumami na yung mga platforms na nag-o-offer din ng same service as Lalamove, eh kailangan maging competitive sa mga
kaparehong platform, no? Kaya that's one of the reason kung bakit bumaba yung fare natin. I hope na makita ni Lalamove na hindi kailangan magbaba. Lalamove is Lalamove. Nasa isip na ng mga tao yan, nakatatak na yan sa isip nila. Na pag sinabing delivery, Lalamove. No, hindi lahat tumitingin sa presyo, no? At base sa aking experience, kahit nung nagbumotor ako, halos lahat ng nagbubuo kay Lalamove ay willing magbayad, no? Kahit mataas o mababa yung fare. So ako, bilang Julio Fabian, nag-reach out ako sa pamunuan ni Lalamove. Sana tutukan niyo to, sana ma-resolve tong mga problema na to, no? Para na rin sa kapakanan ng lahat. No, hindi lang si customers, pati na rin yung talagang mga nagmamaneho kay Lalamove. No, syempre, kawawa naman. Kahit saan pa tayo magpaikot-ikot, kung walang customers, wala tayong kikitain. Kung walang mga riders, walang mga Lalamove drivers, hindi gagalaw yung makinarya ng delivery ni Lalamove. So, give and take lang, magtulungan tayo. So, I suggest siguro, habang hindi pa naayos si Lalamove yung base fare, o yung fare nila Lalamove, sa mga customers yan na nakakapanood nito, subukan natin magbigay ng token of appreciation. In short, tip, di ba? Malaking bagay yun. At ngayon pa lang ha, nagpapasalamat na ako, no, sa lahat ng customers nila Lalamove. Alright, so, deliver na muna natin to mga kawanabis. Tumaas yung oras ng travel time ko, dahil dito sa Waze, pinapadaan pala ako ng Skyway. So isang oras pala talaga yung biyahe natin, hindi 30 minutes. Alright, let's go! Hey sir, delivery po. Kanina po, hindi lang sa clubhouse. Ano po? Wala nakalagay, clubhouse nalagay mo. Delivery mo lang po. Alam mo po. Okay sir. Ano to sir, diploma? Ay, gate pass mo sir. Ah, gate pass. Liit sir ah. Thank you sir. Thank you sir. Gate pass! Mga kawanabis, ito nga pala yung Neapolitan Brittany Subdivision at ito ang kanilang gate pass! Tawagin na natin yung customer natin. Hello po? Hello po. Yes po. Lalamove po. Sir, andito na po ako sa may clubhouse po. Opo, 2 minutes po. Andiyan na. Ah, papunta pa lang kayo, sir. Opo, nasa garden house na. Ah, sige po. Thank you po. Papunta pa lang yung customer natin, mga kawanabis. So, hintayin na lang natin dito. Okay, arrive na tayo. Ang fare natin, 516. Shoutout nga pala mga kawanabis, Nebox Philippines. Ayan. And mga kids, huwag kayo magbe-babe. Tapos sa mga kapwa ko adult, mag-babe lang kayo moderately. Alright? Huwag nyong gawing inhaler yung vape ha. Hello? Hello sir, saan po kayo? Sakya po, nandito na kami. Ano po yung sasakyan niyo sir? Dito sa clubhouse. Ah, andito po ako sa harap, sir. Bios po, na kulay purple po. Purple? Opo. Nandito ko ba sa ano? Sa clubhouse, sa admission office? Dito sa po yung... admission office? Yung may, mga bat, yung may mga bata, sir, na may mga nakaparadong motor po. Sa makita. Ano po? Teka sa, hindi kita makita eh. Nandito kami sa clubhouse eh, sa admin. Admin. Nasa sasakyan pa ba yung ice cream? Andito po sa loob ng sasakyan. Grabe. Sa inyo rin ba to sir yung may ano po, sorbetes? Sige, nahanap na ako ito eh. Ano ba? Malapit ka ba sa guard house? Ah, pa malapit lang po sa guard house. Eh, pati kumakita yung sasakyan mo. Bios na kulay. Kulay per violet po, violet. Ba't wala dito? Sa Brittany ka ba? Ah, po, Brittany po.
Clubhouse naman to ah. Ano pa? Ano sir? Sabi mo sa admin. Kaya hindi kita makita eh. Pag naglilampas mo ba ng guard, kumanan ka? Yes, opo. Oh, at least wala naman dito sa sasakyan na ano, bios na purple. Teka lang sir, natatanong ko ah. Saglit po. Sabi mo sa admin office. Admin office ng Brittany. Ikaw ba yung nakapute, sir? Oo. Ah, ito po ako, sir. Hindi puti. Pink, tsaka green. Admin office. Sir, alam niyo po yung admin office? Admin office ng clubhouse. Hindi yung kabisado dito. Hindi nyo rin kabisado. Sir, ito yung may mga nagbabasketball ba? Ng mga ano? Hindi ko naman nakita yung nagbabasketball eh. Hindi, may mga estudyante po sa labas sir. May mga bata po sa labas. Wala akong nakikita ng bata dito. Pwede, sa clubhouse ka dapat. Tapos may admin, nandun kami. Ito kasi yung tinuro nung nakapin sa way, sir, eh. Wait lang po, ah. Dito ako tinuro ng way, eh. Okay. Arrived na, eh. Ano nga ba, parang dumire-diretso pa yun. Hindi, andito lang ako, sir. Nasa may malapit lang po ako sa guard. Sana sinabi mo po yan sa may, ano, sa may admin office. Wala yung entry dito. Admin. Oo. Oh, wala pa yun. Hindi po ako L3, sir, ha? Sa ano po? Sedan po. Bali yun sa ganyan. Para makita kita. Ano po? Balikan mo sa guardhouse. Hindi kita nakikita kasi. Pati nga isalit yun. Wala pa rin eh. Andito na rin sila. Hindi ko naman makita. O sir, andito po ako sa entrance sa guardhouse. Mainit na yung ulo ni sir. Wala naman ako magagawa. Dito tayo tinuro ng ways eh. Sir, asan ba? Yan lang? Opo. Magkano? 516 po. Ah? Si ano pala to? Pasensya ka na ha? Po. Napapanood ko yung vlog mo. Lagi ako nanonood. Ay, thank you sir. Thank you. Ano mo ko eh? 516 po. 516. Opo. Pasensya ka na ha? Oo, wala mo ng problem sir. Kasi kanina, sabi ko eh wala pa yung ano. May delay na ba yung mga ano niyo sir? Wala pa nga yung lechon eh. Kapatid ko nga yung nagdali. Tanong kapatid ko naligaw. Andito na siya sa ano. May handaan ba kayo ngayon dyan sir? Yung apo ko. Apo niya po. Sige, wait lang po sir. Kain ka muna. Sige po. Huwag na po nakakain. Baka hindi ka naman nagmamadali. Dito ka muna. Okay na. Okay na po sir. Salamat sa akala, ha. Okay lang sir. Subscriber mo ko lagi ako noon. Thank you sir. Nung nag-ano ko pa lang, nag-motor. Mumotor pa lang. Okay, upgraded na. Salamat sir ha. Thank you po. Sige po. Hindi ka na mag-upgrade ulit. L3 mas maganda. L3? May L3 kami. Yun nga kapatid ko naliligaw. Hindi kami magkita. Wala po. Doon ako tinuro sa harap sir eh. Kung nagpakilala agad, nagagalit po nga ako. Sabi ko, nagdadrive ako eh. Mga kapatid ko, wala pa dito. Usapan namin, alauna. Apo. Walang nandito. Tatlo yung kapatid ko. Sige po, no problem. No problem, sir. Ito yung birthday. Hello, happy birthday, Abir. Abir, yan. Sige po, thank you, sir. Okay lang po. Thank medyo ano ko kanina, stress na ako kasi wala pang tao. Sabi ko, wala yung kukuha. Pero mo, nandito ka na, wala yung magbabayad, wala yung kukuha. Sige sir, sige thank sir. You, thank you. Thank you po. Subscriber pala natin yung si Sir, mga kawanabis.
mainit na talaga yung ulo niya kanina. Ganun talaga kapag nag-organize ng mga handaan, ng mga okasyon, nakaka-stress. Pero buti na lang, hindi natin sinabayan yung init ng ulo ni Sir. No? Tip sa atin mga kawanabi, so keep the change. 84 pesos yung tip ni Sir. Nice. Thank you so much. Alright, so mga kawanabis, may booking na tayo. Hindi yata gate pass to, pamayipay talaga to. So pick upin natin mga kawanabis. Medyo malayo pick up location, 17 minutes away. Alright, let's go! Napaka-traffic dito sa Novaliches mga kawanabis. Wala, talo tayo dito pag ganito. Mali yung decision na. Ayun mga kawanabis, oh, sobrang traffic. Oh. Naipit na tayo dito. Lumabas na nga yung ano ko, gas indicator. Lugi mga kawanabis. Walang galawan mga kawanabis. Wala. Lugi tayo dito. Lugi. Balik tayo, balik. Isang oras na tayo dito. Hello, hello po. Hello ma'am. Pasensya na po ma'am. Papakansel ko dala yung booking ma'am. Sobrang traffic sa inyo ma'am. Di ako makapasok. Hello, ito yung sa pick up? Opo, yung sa pick up po ma'am. Sobrang traffic ma'am. Kanina pa po ako dito ma'am. Hindi po gumagalaw. Hello, meron pa naman kaming parating. Nandito na sa gate 2. Pasensya na po ma'am. Hindi po talaga gumagalaw. Saan po kayo banda? Saan po kayo banda? Sa may ano po, General Luis po. Eh, sobrang haba ma'am. Madami pa pong truck. Hindi po ako nagbook. Hindi po sabihin nyo na lang. Ah, sige po ma'am. Salamat po ma'am. Pasensya na po. Mga kawanabis. Ayun o, nagbabalikan na yung ibo. Hindi ko magagalaw. Kawawa tayo dun mga kawanabis. Malugi lang tayo sa gasolina. Sobrang traffic. Ang tagal pa ng oras. Hindi na siya practical. Ako, Sabado na Sabado. Sobrang traffic. Magkano lang fare nito mga kawanabis o? 362. Novaliches. Papuntang Pasig. Tapos aabutan ka pa ng ganito, pambihira naman. Dapat may surge nga ito eh. Sayang biyahe. Kahit doon pa man mga kawanabis, nung motor pa yung ginagamit ko sa Lalamove, sinabi ko na ayokong pupunta sa lugar na to kasi nga sobrang traffic. How much more na kotse yung dala natin at hindi tayo makasingit. Hindi ko rin talaga kabisado yung buong Kamaynilaan mga kawanabis, buong Metro Manila. Ay, hindi ko expected na dito tayo dadalhin. Sobrang traffic talaga dito sa lugar na to. Buti sana kung worth it eh, mga kawanabis eh. Kaya lang hindi eh. Lugi pa tayo sa gasolina at saka sa haba ng oras. Kanina, nanonood na ako ng Netflix dito sa cellphone ko. Nakatapos na ako ng isang episode, which is 49 minutes yung haba ng palabas. Andun pa rin ako. Trust me, yo.